Ang piniling mamamayan ng Diyos. Ikapitong kabanata. Kapag dinala na kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na inyong titirhan at aangkinin, itataboy niya sa harapan ninyo ang pitong bansa na mas malaki at mas makapangyarihan pa kaysa sa inyo. Ang mga Hiteo, Gergaseo, Amoreo, Kananeo, Perizeo, Hiveo at mga Jebuseo. Kapag ibinigay na sila ng Panginoon sa inyo at natalo ninyo sila, lipulin ninyo sila ng lubusan bilang handog sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kasunduan o magpapakita ng awa sa kanila. Huwag kayong magpapakasal sa kanila at huwag din ninyong papayagan ang mga anak ninyo na maikasal sa kanila, sapagkat ilalayo nila sa Panginoon ang inyong mga anak para paglingkuran ang ibang mga Diyos. At kapag nangyari ito, ipapalasap ng Panginoon ang galit niya sa inyo at agad kayong malilipon. Sa halip ito ang gawin ninyo. Gibain ninyo ang mga altar nila. Durugin ang mga alaalang bato nila. Putulin ang kanilang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. At sunugin ninyo ang mga Diyos-Diyos na nila. Sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal. Hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan. Dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkaalipin sa Faraon na hari ng Ehipto. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na ibagsak ang mga napopoot sa kanya. Ang gantimpala sa katapatan. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang kasunduan na mamahalin niya kayo, gaya ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Mamahalin niya kayo, pagpapalain at padadamihin. Bibigyan niya kayo ng maraming anak at pagpapalain ang mga pananim sa inyong lupa, ang inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis. At padadamihin niya ang inyong mga hayop doon sa lupain ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo. Pagpapalain niya kayo ng higit pa sa sinumang mga mamamayan sa mundo. Walang lalaki o babae sa inyo na magiging baog. Ganoon din sa inyong mga hayop. Poprotektahan kayo ng Panginoon sa lahat ng karamdaman. Hindi niya kayo padadalhan ng nakapangingilabot na mga karamdaman na nakita ninyo sa Ehipto. Pero ipapadala niya ito sa lahat ng mga napopoot sa inyo. Dapat ninyong patayin ang lahat ng tao na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaaawaan at huwag kayong maglilingkod sa kanilang mga Diyos dahil magiging bitag ito para sa inyo. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, mas makapangyarihan pa ang bansang ito kaysa sa atin. Paano ba natin sila maitataboy? Pero huwag kayong matatakot sa kanila, kundi alalahanin ninyong mabuti kung ano ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa Faraon at sa lahat ng Ehipsyo. Nakita ninyo ang mga pagsubok, mga himala at kamanghamanghang bagay, at ang dakilang kapangyarihang ipinakita ng Panginoon na inyong Diyos nang ilabas niya kayo. Katulad din ito ang gagawin ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng taong kinatatakutan ninyo. At ngayon, padadalhan sila ng Panginoon na inyong Diyos ng mga putakti hanggang sa malipol kahit pa ang mga natitirang nagtatago. Huwag kayong matakot sa kanila dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, ang makapangyarihan at kamanghamanghang Diyos. Unti-unting palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan ang mga bansang iyon. Huwag ninyo silang paalisin agad, dahil kung gagawin ninyo iyon, dadami ang mababangis na hayop. Pero ibibigay sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Magkakagulo sila hanggang sa malipol silang lahat. Ibibigay niya sa inyo ang kanilang mga hari. Papatayin ninyo sila
at hindi na sila maaalala pa. Wala ni isa man sa kanila na makakatalo sa inyo, at papatayin ninyo silang lahat. Sunugin ninyo ang mga imahe na Diyos-Diyosan nila, at huwag ninyong hahangarin ang mga ginto at pilak nito. Huwag na huwag ninyo itong kukunin, dahil magiging bitag ito sa inyo, at kasuklam-suklam ito sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magdadala sa mga bahay ninyo ng anumang kasuklam-suklam na bagay, para hindi kayo malipol kasama ng mga bagay na iyon. Kamuhian ninyo ito, dahil itong mga bagay ay dapat wasakin ng lubusan.